Tumugod sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang may daang-daang empleyado at depositors ng Bangko Filipino para kunin ang kanilang pera. Bukod sa hinihingi nila ang isang buwang sahod ng mga manggagawa na empleyado, gusto rin tiyakin ng mga empleyado ng nagsarang Bangko Filipino na may makukuha silang benepisyo. Nagpapatrol, Francis Folbe. Sa luha na lang idinadaan ni Marilyn ang naglahong halos 5 milyong pisong ipon para sana sa kinabukasan ng 5 anak. Sana ang Bangko Sentral tulungan ang Bangko Filipino na mag-reopen para sa amin depositor. 17 taong serbisyo sa Bangko Filipino at munting na ipon ang pinanghihinayangan naman ni Ray Bragais. Hindi niya alam kung saan kukuha ng panggastos, lalo't magsasabay-sabay na sa high school ang 4 na anak. Pati perang pinaghirapan mo, kahit kukunti yun, nakulong. Ito rin ang hinaing ng halos 300 kapwa empleyado ng Bangko Filipino na nagmarcha sa Bangko Sentral kanina. Sinabayan sila ng ibang depositors. Hiling ng mga empleyado, bigyan sila ng kahit isang buwang sahod para makapagsimulang muli. Nais rin nilang matiyak na may makukuhang benepisyo tulad ng health, retirement at separation pay. Wala kaming trabaho pero pera namin nandun sa loob ng bangko. Paano kami makapaghanap ng trabaho? Wala kaming gagastusin, wala kaming kakainin. Ang iba may sakit pa. Pero ayon kay BSP Deputy Governor Juan de Zuniga, wala silang nilabag sa labor code sa pagpapasara ng bangko. Iginiit niyang ang PDIC ang may pananagutan sa mga agam-agam ng mga depositor at empleyado. Ang role ng Bangko Sentral is to decide on whether a bank shall be declared or placed under receivership. Pinalawak naman ng PDIC ang sakop ng deposit insurance claims. Hindi na kailangang mag-file ng claims ang mga depositor na may 10,000 piso na deposito pababa. Noong Biyernes, nagsampahan ng kaso sa DOJ ang Bangko Filipino at BSP. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng BSP at Monetary Board ang isinampa ng Bangko Filipino. Pero 5 kasong kriminal ang ibinuwelta ng BSP sa executives ng Bangko Filipino. Francis Polbe, Patrol ng Pilipino.